Good day mga kapoton. Kung ikaw ang may variant na ganito, ito ang tinatawag na Photon Tornado M2.6C. Ibig sabihin, 2.6 tons payload capacity. So, itong M2.6C mga kapoton, ito, hindi wala siyang ito, design lang niya nito. Hindi ito, wala siyang ilaw. Itong daytime running light niya to, hindi siya umiilaw, design lang siya. Ang may ilaw nito, yung may daytime running light, kung ikaw ay naka Tornado M2E at saka Tornado M5.2C, yun yung may mga daytime running light. Ito yung kanyang high beam, ito yung headlight, ito yung signal light and park light, then fog light. Ngayon sa mga yung switch naman niya, ipakita ko sa inyo yung switch niya. Tapos meron din tayo sa likod sa tail light yung tinatawag na rear fog light. So ito mga kapoton, yung switch sa unang pihit, yun natin muna nyo, yan. Sa unang pihit yan ay park light. Yan, nakikita nyo, park light, umiilaw siya. Then, sa pangalawang pihit, ito naman headlight. Pangalawang pihit, ito yung headlight na yung naka-projector type. Ayan, makapansin nyo mga kapoton. Ngayon, pailawin naman natin tong front fog light. Kasi ito, sa high beam naman to eh. Pag nag-high beam ka, umiilaw to eh. Ito mga kapoto, mapapansin nyo, itong ring switch na to, ito yung sa gitna. Pag in-on mo siya, front fog light. Pag pangalawang pihit, yan yung rear fog light. Ayan mga kapoto, nakikita nyo, umilaw siya. Then, tingnan natin doon sa rear fog light. Kasi yan, front fog light yan eh. Ito mga kapoton, park light. Ito rear park light. Yan. Inoon to pag sa maulan, daan, medyo madilim, tsaka sa gabi. Ito naman, signal light, ito yung reverse light. Tapos dito mga kapoton, sa ating variant na M2.6C. Ito ah. Yan. Cummins engine M2.6C, then 4-wheeler. Sa ganitong variant, meron tayong tinatawag na fuel economy control. Ayan. Kung walang karga, ilagay nyo lang sa eco mode. Ngayon, pag may karga, kung gusto yung mas mabilis, malakas yung hatak, ilagay nyo sa booster mode. Then sa mga paahon naman, kung gusto mo ramdam talaga yung lakas ng makina sa ahon nya, ilagay nyo sa power. Yan. So dyan maramdaman yung mga kapoton yung lakas ng engine talaga natin. Pero yung engine size nito is 2.8, then 129 horsepower Cummins po yan mga kapoton. So itong ABP, ibig sabihin sa fuel consumption, depende si adjust mo. Pag wala kang karga, ilagay mo sa eco mode. Or kahit may karga ka, pwede naman ilagay mo sa eco mode. Pero kung gusto mo maramdaman yung power tsaka yung booster engine, yan, sa booster then power. So yan mga photon. Pero advice versa, kung yung driver naman di naman nagmamadali, ilagay lang sa eco mode. Tapos ito naman adjustment ng projector headlight. Yan. Pag sa 3, masyadong layo yung distance ng ilaw niya, yung masagap, layo. Then sa 2, sa gitna siya, then sa 1 up to 0, yun naka-focus lang sa mismong malapitan. So advisable sa gabi, pwede ilagay niyo na lang sa 2.
Tapos itong variant natin ka mga kaputon, itong M2.6C ay mayroon naka ano rin siya 5 speed. Then meron din siyang cruise control. Then sa cruise control mga kaputon, kung yung ang speed limit sa mga ganitong unit is 80 km per hour, i-on lang ni driver to. Then pag umabot na siya ng 80 km per hour, ipipindutin yung seat. Yan. Then pag gusto niyo magdagdag ng bilis, 90 to 100, i-plus-plus niya lang to. Then pag nag-ibalik back to 80, i-minus-minus lang. Then pag nag ngayon, pag naka-on tong cruise control na to, kaputon, hindi na kailangan driver magano apag sa accelerator. So nami-maintain na ni truck yung ano speed kasi yun ang kasit niya. Pero pag may nag-overtake at biglang nag-slow down at nag-preno ka, automatic mag-disengage yung cruise control, pero hindi pa naka-off yun. Ngayon pag bumalik siya sa 80, pinutin mo lang ulit yung itong set. Then yun, back to 80 naman siya. Then add ka lang ng speed. Then yun, chill lang. Then kung hindi na naman gagamitin ni driver yung cruise control, gusto niya nakatipindi sa apak niya, ito kasi malaking bagay kasi ito eh, lalo na sa mga expressway kung hindi naman ganoon ka traffic, para mas fuel efficient. Yan. Pero ito, kahit ang gamit mo rito, naka-on ito ng eco, booster at saka power, gumagana siya. So pag i-off lang, pag in-off, pag gusto, ayaw na gumamit ng cruise control, i-off lang to. Tapos sa likod naman mga kaputon, ito mga kaputon ang coolant para sa radiator. Ito naman ang ito naman yung sa fuel filter. So dalawang klase yan. So ito sa water separator, ito sa mismo sa fuel filter. Ito pagka malalaman natin kung alin dito sa dalawa ang water separator na fuel filter, itong may pump. Yan. Ito, ang purpose ito mga kaputon is pag nagpapagasolina kayo sa gasoline station na yung mga mabababa, tapos binaba yun, hindi natin maiwasan yun na nahalo ang talaga ng tubig. So madidetect yan doon sa may panel driver side na may tubig yung fuel. So mawawala yon pag dinidrain yung water, tapos ipapump lang siya para mawala yung ilaw doon sa may ano, sa panel. So ito mga kaputon, kaya malaki ang matitipid ng may-ari o ng operator sa ganitong mga unit natin, kasi ang check up nito sa first 3,000 check up lang yon kung may mga maluluwag na parts. Then sa oil filter, pinapalitan siya, doon yung sa oil filter, pinapalitan siya every, nandun siya loob ng engine, may engine niya yun. Pinapalitan yung oil filter natin every 10,000 kilometers pag sa M2.6C na Tornado, ha? Kasi dalawa kasi yung variant natin na 4 wheeler eh, isang M2E at saka isang ito M2.6C. Itong fuel filter pinapalitan to every 20,000 kilometer. Ulitin ko, sa oil filter every 10,000 kilometer, sa fuel filter every 20,000 kilometers. So doon sa M2E, yung isang Tornado na hindi Cummins engine, ha, hindi siya Cummins engine, pinapalitan yung oil filter noon ng every 5,000.
ang sa fuel filter naman every 10,000 kilometers. Shout out nga pala doon sa ating client na nag-request na kung totoo ba talaga ang Cummins yung ginagamit nating engine. Sa Tornado M 2.6C 2.8 liters engine, 129 horsepower, Cummins engine po yan. Yeah. 100% Cummins po yan. Yes, technology by Cummins Incorporated. So kaya malakas yung makina natin, mga kapoton. So ayan po yan, Cummins po yan talaga yan. So may bonus tips po ako ibibigay sa inyo, mga kapoton. Itong susi natin, mga kapoton, ay hindi lang ito keyless entry. Ito ay tinatawag din naming remote key. Bakit? Maliban doon sa meron siyang park alarm. Yan. Yan. Pag sa gabi, makikita mo kaagad yung track nyo kung saan siya. Kasi umiilaw siya ng up to 15 seconds. Then, nag-hazard siya, 15 seconds. Then, tumutunog din siya. Plus, kung halimbawa, mga kapoton, si ito, bago pumasok si driver, ibababa natin yung window sa pamamagitan na ng susi. Ilong press lang ni driver yung unlock. Long press unlock. Ayan. 5 to 10 seconds, mga kapoton. Ayan. Kusa na siyang nag-open. Diba? Ngayon, pag halimbawa naman, nakalimutan ni driver na i-lock niya. Pero nakalimutan niyang ibaba yung, itaas yung window. Nasa 50 meters na siya. Hindi niya kailangan balikan pa. So ilong press lang niya yung lock. Long press yung lock ng 5 to 10 seconds. Kusa naman siyang aangat, mga kapoton. Yan. Dahil ito, mga kapoton, naka hindi lang siya power window, central lock, naka remote key din siya. So yun lang, mga kapoton. At sa gusto mag-avail, paki-comment lang sa may description. Pwede nyo akong i-message. At paki-like and subscribe na rin sa ating YouTube channel. So yun lang, mga kapoton. Ride safe.